Amen. Ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito sa dambana ng Divine Mercy dito sa Padre Pio Shrine at karamihan sa atin ay nagmula pa sa ibang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at meron tayong kanya-kanyang kahilingan at ang meron tayong mga intensyon. At sana sa ating pagparito, ito ay magpapatibay din ng ating pananampalataya sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Atin din pong isama sa ating dalangin ang lahat ng intensyon ng ating Santo Papa, ang lahat ng intensyon ng mga obispo, ng mga kaparian, at ang lahat ng mga intensyon ng ating mga kapatid sa pananampalataya at ang lahat ng intensyon sa ating mga puso. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ating ginugunita ang buhay ni San Luis Gonzaga, ang pintakasi ng mga mag-aaral. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay sa pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay si Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7th taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Hoyada ang mga pinuno ng mga kriteyo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan
Sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoting si Hoyada. Isinama nila kay Hoyada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Hoyada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar, at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Hoyada ang prinsipe, kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautosan, binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalya ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalya, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Hoyada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin, pati ang sino mang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon." Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari. Pagkaraan noon, sinariwa ni Hoyada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Hoyada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalya sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira pang habang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan. Ang pagpapatuloy ng pamamahala, yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang lahat po ay magsitayo. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mga mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong araw ng Biyernes sa 11th Linggo sa karaniwang panahon, ay patuloy nating pinagninilayan ang pangaral ni Jesus sa kabundukan o ang Sermon on the Mount sa harap ng kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari, ipinakita sa atin ng Panginoon na nasa bawat nating ginagawa, mabuti man o masama, ay may kalakip na kabayaran. Kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Kaya ang nga iniutos sa atin ng Panginoon na pag-isipan ng mabuti bago ito gawin o sasabihin. Dahil anumang nagawa mo na at nasabi, mabuti man o masama, ay doble ang balik nito sa iyo. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, mga kapatid, ang Panginoon ay nagsasabi sa atin na ang lampara ng katawan ay ang ating mga mata. Ayon kay Santo Tomas ng Aquinas, na kapag nagsasalita tungkol sa mata, tinutukoy ni Jesus ang mga intensyon ng mga tao. Kapag ang intensyon natin ay matuwid, malinaw, nakadirekta sa Diyos, lahat ng ating mga kilos ay maningning. Ngunit kung makasalanan ang ating paningin, mapupuno ng kadiliman ang ating buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, ang ating intensyon ay maaring hindi matuwid dahil sa masamang hangarin, dahil sa kasamaan. Ngunit mas madalas ito ay dahil sa kawalan ng mabuting kalooban. Nabubuhay tayo na parabang naparito lamang sa mundo upang mag-ipon ng kayamanan at wala tayong ibang iniisip kundi ang kumita ng pera, bumili at magkaroon ng maraming bagay. Nais nating hangaan tayo ng iba o marahil ay kaingitan tayo. Dinadaya lamang natin ang ating sarili. Nagdurusa tayo, nabibigatan tayo ng mga alalahanin at problema at hindi natin matagpuan ang kaligayahang hinahanap natin. Ngunit sa ating ebanghelyo, gumawa si Jesus ng isang mungkahi. Mag-imba kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang ipis o pagkabulok man o magnanakaw man ang pumasok para magnakaw. Ang langit, mga kapatid, ay ang kamalig ng mabubuting gawa at tiyak na ito ay isang walang hanggang kayamanan. Kaya maging tapat sana tayo sa ating sarili.
saan natin ilalagay ang ating mga pagsisikap sa mundong ito. Tiyak, nararapat para sa isang mabuting Kristiyano na mag-aral at magtrabaho ng tapat upang gawin ang kanyang paraan sa mundo, upang bumuo ng isang pamilya, upang matiyak ang kanyang kinabukasan at ang kapayapaan ng isip sa kanyang pagtanda, upang magtrabaho din mula sa isang pagnanais na tumulong sa ating kapwa. Oo, mga kapatid, ang lahat ng ito ay nararapat para sa isang mabuting Kristiyano. Ngunit kung ang hinahanap natin ay magkaroon ng higit pa sa kung ano ang meron tayo, ang paglalagay ng ating puso sa mga kayamanang ito, ang paglimot sa mga mabubuting gawa, ang paglimot na sa mundong ito, tayo ay dumaraan lamang na ang ating buhay ay isang lumilipas na anino. Hindi ba totoo kung gayon na ang ating mata ay nasa kadiliman? At kung ang sentido komon natin ay nabubulag, gaano kalaki ang kadilimang iyon? Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo na dapat maging maliwanag ang ating mga mata, na lagi itong nakatuon sa tunay na liwanag, at ito ay ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung itutuon ang ating mata sa makamundong nais, magdadala lamang ito sa atin sa lubhang kadiliman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanyabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalanging wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, na mga pinuno ng aming sambayan ng Kristiyano at kaming lahat na naririto. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalawanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang isposo, kaisa ng mga apostol, ni San Luis, Gonzaga at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sundin ang loob
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig sa ating mga puso at magandang ngiti sa ating mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaligayahan at pangarap mo.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po'y pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakat na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyo ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Parating pong Ligo ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ika-anim ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santong magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang ikinagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa sa inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng Diyos upang ang inyong kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.